Sound check. Okay, magandang hapon sa bawat isa. Welcome to our CBC Youth Bible Study. It's a ministry of Countryside Baptist Church. Tayo po ay nagpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, particularly sa fundamental doctrines. Nakita po natin, last time we have the biblical understanding of conversion. Konektado po dito ang ating pagtalakay ngayon. It's about evangelism. It's our biblical understanding of evangelism. Napakahalaga to dahil ito ay mandato sa bawat isa na bahagi ng Iglesia ng Panginoon na ipahayag ang Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. For this Sunday, we'll be answering the question, who should evangelize? No, so napakahalagang tanong yan kasi minsan there's this attitude of or idea na pumapasok sa atin na mga ngaral lang ang dapat mag-evangelize o ang mga worker ng church, yan. O kaya mga guro. No? But makikita natin na ito ay mandato sa buong iglesia na ang bawat mananampalataya ay dapat magkaroon ng sigasig sa paghahayag ng ebanghelyo. So I hope and pray that we may have a biblical understanding of evangelism. So, ako po ay naniniwala rin na tayo ay may mga bahagi dito. Simula nung tayo naligtas, no, tayo nag-akay ng mga kaluluwa. We invite friends and loved ones to hear the gospel preaching. We show to them the truths of the scripture regarding the need for salvation of mankind. At ang paanyaya ng kaligtasan ng Panginoon at ang kanyang kaparaanan ay ang pagsugo sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo, na mabayubay sa krus, namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay, nagmagmuli, at pagkatapos noon ay umakyat sa langit sa kalalagayan ng Ama, na nagpapakita ng tagumpay ng krus ng Kalbaryo. At ang sino man na manampalataya sa Panginoong Jesucristo ay may buhay na walang hanggan. So yan po, no? So this is the basic essence of evangelism. At titingnan pa natin. Uy, may bonus. Salamat, Sister Christy. All right. May bonus tayong ito. Lalagay ko lang sa ating, papakita ko lang sa ating broadcast. Yan, galing kay Sister Christy to. All right. Ayan, kitang-kita sa camera. Mamaya, sakto to. Okay, so tayo muna ay manalangin, naggabayan tayo ng Panginoon sa pag-aaral na ito. We thank you, Lord, for mercy and grace. Continually guide us. Give us this insight, these biblical truths regarding evangelism. I pray, Lord, that this lesson will continue to enlighten us and kindle our passion for the lost soul. Be with us for the rest of the day, also as we prepare for our afternoon service. This is our prayer in Christ's name. Amen. So the very basic question that we need to ask ourselves is, who should evangelize? Itanong mo sa sarili mo yan. Siyempre, alam mo ang sagot na tayong lahat na bahagi ng katawan ng Panginoon, the church. Both corporately and individually or personally should have this mandate or responsibility to evangelize. So dapat hindi tayo, kung may oportunidad, maraming iba't ibang mga bahagdan o oportunidad na pwedeng ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Of course, for the pastors and preachers of the church, there is this formal preaching of the word. Now, in the case of our worship service, in the case of our Sunday school, in the case of the ministries of the church, these are formal way we could evangelize. But there are a lot to this, no? Sa ating mga mananampalataya, there is this common conversation where we could lead them to the Lord Jesus Christ. No? So maraming ganyan. It could start in an informal conversation and then eventually pointing to them that the need for the Savior, which is in Christ Jesus, and the Lord is demanding us a response in faith and repentance. No? So may mga ganong conversation na pwede nating masabi na it's a part of our evangelistic effort. Also,
For case-to-case basis, we are giving out tracts and pamphlets to household so that they will be aware of this message. No? They might read it for the first time, perhaps on the second time, and then eventually magamit din itong mga to, mga gospel tracts na ating pinagkakaloob in the streets or in the household. So that's another way we could evangelize. Some may use their school ministries to evangelize the students as well as the parents. No? Normally, nagkakaroon sila ng Bible week or perhaps gospel presentation. So these are opportunities where we could evangelize. Alright? So yan po. So dapat makita natin yung ating pananagutan bilang bahagi ng katawan ng Panginoon na tayo ay maghayag ng ebanghelyo sa bawat isa. Okay, as we get start, no, we might ask these questions. Itong mga katanungan ito. What drew you to this study of evangelism? No, the personal question. We have been into study, last time is conversion. Perhaps this is a good application of what we have learned on biblical conversion. Now, how we could share the gospel truths to those lost souls and how they will experience the same regenerating experience or conversion experience that we have through the Holy Spirit. So marami yan. No? So maraming dahilan. No? Perhaps bigla mo lang brinouse sa Google na nagpop-up tong aking page or yung CBC Ministries online or perhaps dyan sa YouTube, sa Facebook na binobroadcast din natin ngayon, ayan, nagpop-up lang. No? So, I really don't know. But perhaps our motivation is for us to have a deeper understanding of evangelism and how we could apply this to our ministry, no? Our soul winning. What are you hoping to get out of these six sessions on evangelism? So marami pwedeng maging goal. So perhaps we could have more precision, precise understanding of the gospel and how we could impart this to sinners like us. That they need the Lord Jesus Christ. They need and they need to respond in faith and repentance. Okay, so marami pang ibang dahilan. You could answer this in your own. These two questions are essential as we prepare for the main idea. Now, the idea that I would like to convey each one of you is that the Bible calls all Christians to share good news about Jesus' death and resurrection with those who don't believe in Christ. For those people that have not experienced salvation yet. So all Christians, no, lahat tayo, no, nakalagay dyan. Hindi ko lang alam, ayan, highlight ko pala. It's good thing for this presentation that I could highlight this this word. All Christians, all of us, you and me. Yes, if you're a Christian, this is a call for you. The Bible is calling us, God is calling us to share the good news. And this good news is about Christ's death and resurrection. With those who have not believe on the Lord Jesus Christ. So this is the idea that we would like to impart this afternoon. As we look in this matter, at the outset of this study on evangelism, we should begin by defining evangelism. So some definition of terms that we could have is to define evangelism and what and is not. No? Evangelism is and is not. Okay, so dapat ma-ano natin yan. So tingin ko dun muna tayo sa definition. Or this is a formal definition of evangelism. Evangelism is telling others, so there must be a communication. We need to communicate, telling. Whether that be in a formal setting, just like what I'm telling you a while ago regarding the actual preaching God's word, leading a Bible study, leading a short, a small group perhaps, no? So this or perhaps an informal discussion, no? So nagbabarya, no? But nevertheless, the idea is that we should tell others. No, those who have not trusted the Lord, those who have not experienced salvation from the Lord Jesus Christ, those who are non-Christians. No?
to tell others the good news. Now, what's about this good news o mabuting balita? About what Jesus has done. No? So, kung anong ginawa ng Panginoong Jesucristo upang iligtas ang mga makasalanan, to save sinners, at mahalaga na calling them to repent of their sins and believe in the Lord Jesus Christ. Isang panawagan sa kanila na magsisi ng kanilang kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. So that's the motivation or that's the definition of evangelism. Okay? So sana magtuloy-tuloy lang tong ating broadcast sa kasalukuyang umuulan dito sa Pasig City. Alright? So that's the definition. Okay, so in order to conceptualize, for us to have a framework of this mandate of evangelism, no, we must, in order to do this, you must tell others that, first and foremost, God is holy. And He is the creator of all things. So we must establish to our fellow that God is holy and He is the creator of all things. So dapat ma-establish yung lordship ng Panginoon in terms of being a creator as well as being holy, no, yung pagiging banal ng Panginoon. Also in 1 John 1:5, makikita po natin yan. Babasahin ko sa Ambagong ang Biblia. Okay. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at inyo'y aming ipapahayag at sa inyo'y aming ipapahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. So, ibig sabihin, this expression of holiness of the Lord, that God is light, yung ningas ng Panginoon na siya ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman or darkness. So speak about the holiness. Sabi nga ni Apostol Pedro, be holy for I am holy, saith the Lord. So yun yung makita natin dyan. So, God is holy, no? So, and He is also the creator. We know the very first verse of the book, Genesis 1:1, no? Nang pasimula, linikha ng Diyos ang langit at lupa. So anything that's within this heaven and earth was created by God. No? So, yun dapat ma-establish natin sa kanila. At makilala ng mga ating tagapakinig, no, na ang Diyos ay banal at ang Diyos ang manlilikha. So we must establish that. Kaya minsan, kailangan natin gumamit tayo ng pamamaraan upang ma-establish natin 'to kasi maraming sometimes are those people may disagree to us in terms of God's holiness. Paano maging banal ang Diyos? No? May mga dahilan sila. Or about the creation. No, I don't believe on God as creator. I believe as it's an evolutionistic process, no, of creation. No? So, but this is more of general conversation. No? Darating din tayo sa bagay na yan, Lord willing. Okay? So, must establish that God is holy and the creator. And then secondly, itong mas dapat nating pagtuunan, all people are sinners who deserve God's righteous eternal wrath. Dahil banal ang Diyos at siya ang creator, meaning siya ang may pamumuno, He has this divine sovereignty over His creatures. And secondly, all people are sinners. No? All people, without exemption, who deserve God's righteous and eternal wrath. Tayo ay dapat na tumanggap ng matuwid at walang hanggang puot ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Dahil tayo mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Walang sino man ang matuwid sa harapan ng Diyos. Wala nino man. In Mark chapter 9 verse 48, na kung saan ang mga uod ay hindi namamatay, no, speaking about the description of hell, no, now this is actually a reflection or I would say a description of
God's punishment to those sinners na kung saan ang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi namamatay. So, yan yung description ng impyerno. May mga uod na hindi namamatay, no? So, pag inuod na yung, alam mo, yung physical saka spiritual, no? Hindi namamatay, ano? So, ganyang katindi yung impyerno. Okay? Pero basahin natin yung Revelation sa 14 verse 11. At ang usok ng hirap nila ay magpapailan lang, magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Sila mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino man tumatanggap ng tanda sa kanyang pangalan. Na yung paghihirap doon sa impyerno, doon sa kinalalagyan nila na bilang parusa ng Diyos, no, hatol ng Diyos sa lahat ng mga di mananampalataya at hindi sumamba sa Panginoon. Bagkos, sila'y sumamba doon sa halimaw at ang kanyang larawan. Alright? So, yan yung makikita natin dyan. Okay. So, all people are sinners. We must establish that truth to our listeners that everyone is a sinner. Eh, brother, nobody is perfect. Ah. Ayun, may ganda ng filosofo. Nobody is perfect and practice makes perfect. Therefore, why practice? Eh, yung mga ganong mga ano eh, kalokohan. Of course, magkaiba yung tinutukoy doon. At yung unang premise na nobody is perfect, yes. Nobody is perfect because all are sinners. No, tayo mga kasalanan, kaya nga walang perfecto eh. So you won't exempt yourself on the wrath of God if you're not perfect. Because that is the manifestation that you are all sinners. Diba? Kaya nga, nobody's perfect eh because all are sinners eh. Diba? So hindi mo pwedeng gawin excuse na everybody's doing sins. Nobody's perfect. No? So I don't deserve God's wrath. No? Yung mga ganong mga situation na hindi naman logically accurate. No? These are logical fallacies na masatawag. No? Hindi yan. Hindi lulusot yan. No? Dapat makita nila yung pagkamakasalaan nila at everyone deserves the punishment of God in terms of His righteous and eternal wrath. And then thirdly, Jesus Christ, who is fully God and fully man. Yan, dapat na ma-establish din na pagkakilala sa Panginoon. Kasi mananampalataya ka sa Panginoon sa Kristo eh. Dapat accurate yung pagkakilala mo sa Kanya from what the Bible. Of course, not all truths about the Lord Jesus Christ will save you, but there is particular truth that would lead to a saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Alright? Which in this case, His full deity and full humanity. That the Lord Jesus Christ is fully God and fully man. Siya ay ikalawang persona ng pagka-Diyos na nagkatawang tao. So, nung siya ay nagkatawang tao, taglay niya ang dalawang likas. This nature of God and man. No, na may kita natin. Live a sinless life. Siya ay namuhay ng walang kasalanan. No? Siya ay namuhay ng kabanalan na nakita natin sa account ng gospel na makita natin na siya ay kinalugdan hindi lamang ng Diyos kundi ng tao na nakita yung katwiran sa kanya ng kabanalan. And then, a more important thing is that died on the cross. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo to bear God's wrath in the place of all. No? Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang kabakahin ang kapuotan ng Diyos. No? Alang-alang, no, in place of, alang-alang sa lahat ng nanampalataya sa Kanya. So yun yan. For those who will believe that the Lord Jesus Christ died on the cross and bear God's wrath. Hindi lang yun, hindi natapos doon kasi hindi natin tatapusin ang kwento ng cross sa
kamatayan and rose from the grave. No, that's the good news. Because that is the implication that Christ had been victorious at the cross when he rose from the grave. Siya ay nabuhay ng magmuli. Rose from the grave in order to give his people eternal life. Upang siya mismo magkaloob ng buhay na walang hanggan sa sino man na nampalataya sa kanya, his person and his finished work at the cross. So napakahalagang mga bagay ito na bilang Kristiyano dapat maunawaan natin as we present the gospel, whether that formal presentation in terms of teaching and preaching or informal conversation or perhaps in a small group study, no, na may kita po natin. So we know John 1:1 at may kita natin yung eternality ng word, no, because the word was with God, no. Basahin natin. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. Excuse me. At ang salita ay Diyos. Right? So nakikita natin yung nung pasimula, meaning on the start of the time. Because prior to the time, there's God. At nagkaroon lang tayo ng concept ng time nung ginawa ng Diyos ang oras. In fact, God is beyond time and space. Prior to the creation of the world, there is God. No, and the word, yung verbo, ay kasama ng salit ng Diyos. At ang Diyos ay, at ang verbo o ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. They have this eternal fellowship with one another. John MacArthur called this, no, even the Holy Spirit. John MacArthur called this the intra-Trinitarian fellowship or the intra-Trinitarian relationship prior to the creation. So there exists this Trinitarian relationship of Father, Son, and the Holy Spirit. So maraming mga talata dito, no, nakikita natin. Sige, tingnan natin sa Romans chapter 3. So this is a good text that we could use also to express our gospel intent to those sinners, no, na maipahayag natin sa kanilang ebanghelyo. Subalit ngayon ay pinapahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan, no, separate from the law, at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta, witness by the law and the prophet, of course referring to the Lord Jesus Christ. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang kakaiba, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Siya ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus, na siyang inaalay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang kasalanang nagawa sa nakaraan. Upang mapatunay na sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap, na tagaaring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Kristo. So speaking about our justification through faith in Christ, ay kita natin yung tanging paraan dito. At marami pang ibang mga talata. Perhaps I could read a similar passage. Okay. Talakayin natin to. Kasi pwede ko naman i-divide ng into two parts tong pag-aaral na to. Hindi natin siya mamadaliin. 1 Corinthians 15 verse 20. Subalit ngayon si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siya ang unang bunga ng mga namatay. So speaking about the
victory of the Lord Jesus Christ at the cross. Siya yung una. Sapagkat yamang sa pamagitan ng isang tao ay dumating ang kamatayan, sa pamagitan din ng isang tao ay dumating ang pagkabuhay na magmuli ng mga patay. So the first Adam, dumating ang kamatayan, sa ikalawa, ang pagkabuhay na magmuli. The second Adam referring to the Lord Jesus Christ. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhay. So everyone that is in Christ will be resurrected. No? So this regarding the future resurrection na makikita natin. All right, 1 Timothy chapter 2 verse 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. So speaking about the mediatorship of the Lord Jesus Christ from God and man, which is the man Jesus Christ or Kristo Jesus. No. Dapat talaga yung Diyos na nagkatawan tao ang mamagitan sa Diyos at sa tao. No, that's, I think, a logical consistency. Makikita natin. Hebrews 7:26. Sapagkat nararapat na tayo magkaroon ng gayong pinakapunong pari o sasardote, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. Or heavens, greater than heaven. Speaking about the Lord Jesus Christ. Okay, so those are passages that we could reflect that are the Lord Jesus Christ is our Savior. The only way. Now, His work, His person, and His finished work at the cross. The only way to be saved from eternal punishment and to be reconciled to God. Now, because of His wrath, no? We are sinners and God is holy. Therefore, we are subject to God's wrath. The only way to be saved from eternal punishment and to be reconciled to God is to repent of sin and trust in the Lord Jesus Christ. Yan yung dinidemand ng message na to eh. Ng pagsisisi, meaning there's this turn away from sin, our mindset. Dati kinagigiliwan natin ang kasalanan, dapat itakwil na natin yan. At hindi na natin siya pinalalago sa buhay natin. Kung kasalanan ito, bagkos ito ay ating pinapatay araw-araw sa buhay natin. Yung mortification of sin na tinatawag. At the same time, sa ating pagtalikod sa kasalanan, ay ang paglapitan sa Panginoon, sa pananampalataya. No? That we need to trust, believe on Jesus Christ for salvation. Right? In Mark chapter 1 verse 5. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ng ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Speaking about the good news of the Lord Jesus Christ. No? Manampalataya sa Panginoon sa Kristo. In Acts chapter 20:21, na nagpatotoo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. So palaging dalawa ito. It cannot be just repentance and without faith in the Lord and the other way around. No, this is the demand of the gospel. The response that we need to, as part of our response to the gospel is faith and repentance. Hindi pwedeng faith lang, saka na ako magre-repent, or mag-repent muna ako, saka na ako mag-trust in the Lord. It's actually a dual response that we need. No, hindi siya, walang time delay dito. No. So this text na makikita natin, maliwanag, no? Trust in the Lord, believe on the Lord Jesus Christ and repent of his sin. Ito yung ating susi upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran ng ating kasalanan at
iligtas ng Panginoon. This is the gospel, the good news about the Lord Jesus Christ. No? And we know that evangelism is the tool for communicating this gospel. Evangelism is simply telling others this basic message and calling them to repent of sin and trust in the Lord Jesus Christ. Now, there are some things that we need to learn about what evangelism is not. So, kanina nakita natin yung basic definition ng evangelism. It's more on our communication to them, telling others, telling our fellow sinners, no? About this message of salvation, the death, burial, resurrection of the Lord Jesus Christ. Now, this gospel message. And then calling them to repent of their sin and trust in the Lord Jesus Christ. So in the other hand, evangelism is not, no, there are some caution that we need to understand so that our message to them will not be railroaded to other messages. No, kasi may mga pagkakataon na tayo ay nare-railroad yung ating presentation. So ito yung mga caution lamang. Evangelism is not personal testimony. Pwede nating gawing illustration sa message yung personal testimony. But to make the personal testimony your message of the gospel is not evangelism. Yan yung titingnan natin dyan. Talking about what God has done in your life may encourage Christian. Yes, encouragement. Or perhaps an illustration. No, pwede natin gamitin yung illustration yan. Ilang ingat lang tayo pag personal testimony na yung ginagamit nating illustration. But our purpose is to encourage Christian and intrigue non-Christian. Magkaroon ng hamon sa kanilang buhay na itong taong ito na bago ng Panginoon. And there's certainly a place for this in evangelism. Definitely not the gospel message itself, no? Our testimony is not the gospel. So if you're just telling testimony to these people, it's not evangelism. Pero may lugar yung testimony sa evangelism. So pwede natin siyang gamiting illustration or perhaps an introduction, no, to the gospel message. But simply sharing about what God has done in your life isn't necessarily evangelism. No, hindi pa yon. Evangelism is telling others about what Jesus Christ has done to save every sinners who will ever turn from their sin and trust in the Lord Jesus Christ. Sa mga makasalanan, natatalikod sa kanilang kasalanan at mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, doon nauukol yung gospel, yung evangelism. Evangelism is the communication, is telling others about what the Lord Jesus Christ has done to save every sinner who will ever turn from their sin and trust in the Lord Jesus Christ. Okay, that's one. Be careful. Kasi minsan sa evangelism, wala na yung gospel message, poor testimony na lang, pagbabago ng buhay. No? So maganda yun kung sasamahan natin ng importante, no? Which is the gospel message. Of course, quoting from text of the scriptures that we may utilize in evangelism. And then secondly, social action. No? So evangelism is not equivalent to social action. No? When we care for the poor, dependless, and work for a more just society, may commend the gospel but haven't yet shared it. So it may could be a preparation for, I would say, this audience, we may prepare them to the message. Pero hindi mo pa sinasabi. So therefore, social action cannot be an equivalent to evangelism. Or sometimes we call it benevolence ministry or social action. So maganda yung social action kasi isa rin sa mandato ng church yan. But it's not yet evangelism. These good works that we may have, we may share to others, is not evangelism.
Again, evangelism is telling others the gospel. Contrary to this opinion of some, that can't be done without words. It should be done. We should communicate this good news to them. No, whether that be in terms of our communication skills, no? Naririnig niyo ako, nakikita niyo ako, napapakinggan niyo ako, no? Nakikita niyo yung napapanood niyo yung Facebook live. So that's part of my communication. No? So dapat ganun, no? In any forms. So hindi pwedeng walang salita, yung mabubuting gawa lang na nakikita. No, hindi pa gospel yan, mga kapatid. Kailangan natin i-communicate yung mabuting balita sa kanila. Alright? Maaaring makatulong yung mabubuting gawa natin. No, perhaps that would this would be part of to be for our audience, serious audience, to hear the word of God. But it's not yet evangelism. Evangelism is the communication or telling of others about the gospel. Right? So yun yung makikita natin dyan. So dapat, at may magandang bahagi din to. At pwedeng tandem itong social actions sa evangelism. So it's very possible. This would be a healthy partnership from this. No? Now, yung audience natin doon sa social action could be a potential audience for the gospel preaching. Pwede. Pwede yun. It's very possible. And then another thing, apologetics or defending the faith. So ito nga yung homework natin kapag nakikita natin may problema siya sa pagiging makasalanan niya, may problema siya sa sovereignty ng Panginoon in terms of being a creator, no? And being holy, no? Pag may problema siya sa mga katotohanan ito, we could make use of apologetics on defending the faith. Apologetics means the defense of faith. Not to be sorry or apologetic. No? Hindi yan yung gamit dito. Eh. The Greek word is apologia, meaning defense of faith. We are trying to defend our faith to these errors, no, around us. Ngayon, kung yung sinner, yung ating sinisiran, ay may mga mali at baluktot na doktrina, kaya hindi niya makita yung kanyang pagkamakasalanan, hindi niya makita ang pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo at bilang Mesiya, at hindi siya pa ibabaw sa pagiging soberano ng Diyos and other fundamental truths, na hindi magiging mahirap para sa gospel na ma-reach. But I know, I would believe on God's sovereignty, no? But I also believe on the faithfulness of the preacher or the Christian na dapat maging matapat tayo sa word, na makita rin natin yung pangangailangan na kailangan idepensahan yung pananampalataya na pag ganito yung situation. Because evangelism is, in a way, soul winning, I would say, na flexible yan, depende dun sa recipient. Eh. No, how open or how yung kanyang pagbukas sa ebanghelyo. Now, for the case of those who are part of the cults, ano yun? Dali lang nga, mga kapatid. Ha? Medyo, ayan, nag-message si Mrs. Hindi ko alam ang, merong picture ng tatlong otak dun. Eh. Yung isa dapat kay, Ate Lourdes. Kaya lang wala si Ate Lourdes dito. So, kakainin namin lahat ito. Alright? So, yan yung, ayan, pinapakita ni Mrs. Yung otak. Yun lang, wala si Ate Lourdes. So, Ate Lourdes, kung nanonood ka, next time na yung otap mo. Kasi yan, tatagal ng isang linggo sa amin yan, magiging matigas na yan pagdating dito. So, order na lang kami ng isa pang otap para sa'yo. Okay? So, yan yung update natin kay Mrs. Alright. Yan, nawala ako, napunta sa otap. Anyway, so ang point dito, depende. Kung pag ang sinisira natin ng gospel, kulto, hindi ka agad mag-ano dyan eh. Hindi agad mag-open yan. We need to break this cultic doctrine by through apologetics and polemics.
No, yung apologetics, defense of faith yan. Yung polemics naman, expose reputation of their wrong doctrine. Re-repute mo. Yung apologetics more than the defense. Okay, whichever is appropriate, we may use these tools for this listener to open up to the gospel message. Alright? But apologetics is not yet evangelism. It may be a tool. It's actually a powerful tool na pwede natin gamitin upang mabuksan sa gospel yung ating mga tagapakinig. Lalo na pag mga anak ng kulto yung ating sisiran. Ayan. Okay naman daw kay Miss. Kahit after na ng lesson ko, ang transaction. Alright. Nagets nyo ba? So, magandang tool yung apologetics and evangelism. Eh. In fact, these are partners eh. No, sa atin. Na pag na-assess natin yung ating audience, yung tagapakinig natin, malalaman natin yung kung gaano siya kabukas sa gospel. At kung yan ay anak ng kulto, siguradong kailangan muna nating kayurin yung mga maling mga yung tumatalukbong sa kanya para mas makita niya yung liwanag ng gospel at maging bukas siya. But this doesn't mean that we don't believe on God's sovereignty. We are a believer of God's sovereignty. Kaya nga natin ginagawa to. No? Kaya ginagawa natin na maging matapat sa paghahayag ng salita ng Diyos dahil soberano ang Diyos. Okay? So hindi tayo sugod mga kapatid lang na basta one fit all evangelism or soul winning technique. Hindi ganon. Kailangan, iba-iba to eh. Yung approach mo sa anak ng kulto, iba dun sa approach ng isang common na tao. Or perhaps has a Roman Catholic background. Or perhaps has already exposure to gospel church. Yun lang, hindi lang talaga na-follow up. So iba-ibang level yan mga kapatid. Hindi pwedeng one fit all approach sa mga bagay na ito. And apologetics is essential for this. Napakaganda ng apologetics. Ginagawa nito. So defending the faith against unbelievers' objections can lead to evangelism. So we need to depend so that yung mga objections nila, maklarify yun. At sila yung maging bukas sa gospel. But apologetics is not yet evangelism. It's just a preparatory tool. A very useful tool na pwede natin gamitin. Lalo na kapag tayo yung mga nagsosolving, dapat meron din tayo apologetics and polemics. Now, minsan kasi kailangan mong i-repute din. Lalo na yung mga class S na mga kulto. Kailangan mong i-repute yan. Pakita mo sa Word of God, mali ka eh. No? Na mali na salvation by works eh. No, mali na si Kristo tao lang eh. 'Di ba? Mali na mababang Diyos si Kristo. Etc. No. So tandem din 'yang polemics and apologetics. But most of the time we use a defensive way. Kasi nga offensive 'tong polemics eh. Eh ang gusto natin mahikayat ang kaluluwa sa Panginoon, gagawa ka ng offense. So medyo ano 'yon? Extreme case natin yung ginagawa. Kaya most of the time, defense tayo, apologetics, ang approach natin. Okay? So, dinidepensa natin yung mga objections ng linilid natin sa Panginoon upang maklarify yung mga katotohanan ito at malid natin sila sa gospel. But apologetics is not yet evangelism. Right? But if we're not careful, it can actually distract us from evangelism. Yun lang, ano na tayo eh. Dapat yung focus tayo sa gospel. No? Pero pag may clarification, pwede natin ipasok tong apologetics. Yun lang, let us be careful not to actually be distracted from presenting the gospel, which is telling the good news about the Lord Jesus Christ. Right? So, yun yung nakikita natin. And then, ano pa? So, nakailan na tayo? Sa ano-ano nga uli yun? Again, evangelism is not personal testimony. That's why. Now, giving a personal testimony could be a good introductory note for us to present the gospel. Possible yun. Pero personal testimony is not yet evangelism. Secondly, it's not also benevolence or social action. No? But the social action could be also a vehicle for us to have an audience for the gospel. It's very possible.
In fact, dalawang mandate ng church yan, yung benevolence or social action, at the same time, yung gospel preaching o yung evangelism. And then also, apologetics. But apologetics is a very useful tool in helping, in help clearing out or clarifying objections from the listener. Alright? And then another thing is that evangelism is not the results of evangelism. Alright? So, tingnan natin yung paliwanag dito. We can share the gospel. We can't make anyone believe it. Now, of course, it's by the power of the Holy Spirit. Now, ang magagawa lang natin, i-present natin ang gospel. Pero yung pwede yung sa kakayahan natin na sila'y manampalataya sa Panginoon, hindi. It's by the power of the Holy Spirit. Thinking that we haven't evangelized unless people had been converted is a serious error. Yan ngayon ang problema sa mga evangelical church, lalo na sa mga, even in the Baptist church, hindi porki naligtas agad, ibig sabihin hindi na tayo nag-evangelize. Of course, we're doing, because evangelism is the communication. It's telling the gospel to these people. Now, it's up to the Lord whether He will save this listener or not. Ngayon, minsan, feeling natin kapag hindi naligtas yung ating sineshare ng gospel, feeling natin hindi tayo nag-evangelize. That's wrong. No? Hindi na po natin gawain yung makita yung resulta ng pag-iebanghelyo. Nagets nyo ba? Ang evangelism, yung communication ng gospel. Hanggang doon lang tayo. Pero yung pagliligtas mismo at yung bunga nito ay sa Panginoon. Alright? Maliwanag ba yon? Kasi minsan kaya nga dito naiwasin yung pabilang-bilang, you know? Yung numbers. Magandang numbers, pero pag dumipendi ka dyan sa mga bilang-bilang na yan, salamat sa Panginoon, naligtas ko ang 10 katao. Galing, no? Ang tanong, sinong bida dun sa sinabi mo? Ikaw, kasi niligtas mo. Paano kung hindi naligtas yun? Saan ka pupulutin? Mali kasi yung attitude mo, hindi ikaw ang nagligtas, ang Panginoon. Kaya yung mga nagpo-post sa inyo na I win soul for the Lord, that's a baloney. Okay? Sabi nga Dr. Bob Uti, that's a baloney sandwich. Hindi ikaw ang nagligtas, ang Panginoon. Ikaw, kinasangkapan ka lang ng Diyos upang mag-evangelize, ipahayag ang mabuting balita. And we will leave the result to the Lord. Alright? So that's a serious error kapag hanggat di naliligtas to, hindi talaga ako nag-evangelize. No, don't think that way. Now we will leave the result to the Lord. Amen? Unless people haven't converted, it's a serious error. That can cripple Christian, no, sabi nga dito. So, by the way, acknowledge this material from Nine Marks Ministries. No? This is not my own. I'm using their book, Nine Marks of Healthy Church Ministry Study Guide. I'm using the study guide, not the book itself, but the study guide of this. No? So, I acknowledge all of the authors of Nine Marks, Dr. Mark Deber, Dr. Lehman, and Dr. Jameson. So, these are the three general editors of this Nine Marks series. Alright? So, kaya yan. Every page has its copyright. Ngayon, pag dinownload nyo itong video ko, huwag nyong burahin yung copyright nila, ha? So, hindi magandang ugali yan. Alright. So, huwag tayong madismaya kung di tumanggap ang hindi sila nanampalataya sa Panginoon, mga kapatid. Magpatuloy lang tayo. No? Let's just sow the seed. This precious seed of the Lord Jesus Christ sa mga kaluluwang ito. No? That's an error. No? That, sabi nga dito, that can cripple Christian. Ito yung magpapahina, magpapalumpo sa mga Kristiyano. Christian sense of failure and grief and guilt. So, false guilt to mga kapatid. Binibigyan tayo ng false guilt kapag walang result yung pagtsatsaganaan sa pag-iebanghelyo. No, alam natin na sa Panginoon yan eh. Panginoon ang bibigay na resulta. In fact, He's the one added to the church, these 3,000 souls, not Peter, not the apostles. No? Maging kay Pedro at Apollos. Nagtanim, nagdilig,
Ngunit ang nagpayabong, nagpalago ang Panginoon. So don't have this faulty sense of failure and guilt sa ating pag-iebanghelyo kung wala tayong nakitang mga bunga. Hindi part ng evangelism yung makita yung bunga. Gets nyo? Ang evangelism is the communication, a faithful communication of the gospel of the Lord Jesus Christ. And then asking these people to repent of their sin and trust in the Lord. That's it. The result, sa Panginoon yan. No? Sa Panginoon natin, dalangin na sa Panginoon, Lord, ligtas nyo po itong mga nasishira natin ng gospel. Lord, kayo na pong magligtas dito sa mga naaabot ng broadcast natin, ministry, sa online. Diba? So wag tayo magkaroon ng false sense of failure and guilt if there are no results on our soul winning. In fact, some of the missionaries before, no? It takes them several years, no? for them to have convert. At mapapatotohanan niya ng mga missionaries natin sa ibang bansa na hindi agad-agad yun. Pero sigurado tayo na kapag yan ay naligtas, sa Panginoon na nagdagdag yan. Amen? But if we recognize that our job is merely to tell, to communicate the good news about the Lord Jesus Christ and call them to repent and believe, we are liberated. No? Doon sa burden na yun na dapat mayroong maligtas kasi may quota ako kay pastor. O kaya may quota sa Bible school. Diba? Kami dati nila pastor, may mga talaan kami ng mga kaluluwa. Ang tawag namin dyan ay kaluluwa pious. Alright? Kasi because of the result, we're much focused on the result. But no, it's sa Panginoon yan. Eh. Hindi natin kontrolado yan. Kung yan ba, niligtas ng Panginoon at the moment of our preaching or perhaps a week after or perhaps 10 years after the gospel message had been preached to them, we don't know. Sa Panginoon lang yun. Eh. Diba? Our job is merely to tell others the good news about the Lord Jesus Christ and call them to repent and believe. We are liberated to simply preach the gospel. And of course, pray for God to change their heart. We could preach to them prayerfully. Now pray that the Holy Spirit will regenerate these people as they listen to the preached word and the gospel. Alright? So yan. Introduction pa lang yan. Wala pa tayo sa lesson. Ayos ba? So yun. No? So yan yung mga, sometimes may mga kamalian sa ebanghelyo. We're too much burden to have so many souls for a month or a year. No, pero nakita mo naman kung matapat ka naman sa paghahayag. You've been faithful in preaching the word in a formal sense or perhaps sharing the gospel in an informal sense. We leave it up to the Lord if these souls will be converted and regenerated. So wag tayo magkaroon ng burden or false sense of guilt. No, dahil ang responsibility natin, no, wala doon sa resulta eh. Ang Panginoon ang may control nun. Na tayo lang yung communication, yung faithful communication of the gospel. Right? Ayan. So yan po yung ating introduction. Okay, so we've been in online for 1 hour. So itutuloy ko na lang to. Medyo nabiting kayo. No? Wala pa tayo sa lesson. No? Introduction pa lang yan. So next Sunday, Lord willing, please read on Acts chapter 1. Acts chapter 8, verse 1 to 4. So yan, titingnan natin yung patungkol dito so paano nag-evangelize yung first century church, no? Doon sa, of course, ito yung panahon ng persecution. Ang context nitong 8 ay yung Paul persecuting the church. Alright? So paano nag-react ang church din sa persecution na to? And then, of course, the Great Commission text in Matthew chapter 28 verse 18 to 20, di-discuss din natin yan by next Sunday. Alright? Lord willing. Okay ba? So, salamat sa Panginoon at sana meron tayong pagkatuto sa mga bagay na ito. No, tayo, hamon ko lang sa inyo na tayo magpatuloy sa paghayo,
paghahayag ng salita ng Panginoon, whether that be in a formal setup of preaching, we have the opportunity to preach the word amidst sinners, amidst an unbelieving community, to grab the opportunity, no? Or perhaps in an informal sense, no, sharing the gospel in an informal conversation, or perhaps giving out tracts with having these written scriptures on the tracts, summarizing the gospel message, and then also inviting them to believe on the Lord and repent of their sin. Or perhaps through watching this evangelist, some of our evangelistic videos, or perhaps our lessons and preaching. In any way, these are forms of communication, not telling people about the good news of the Lord Jesus Christ, His finished work of the cross of Calvary, and telling them to turn away from sin and trust in the Lord Jesus Christ. Right? So yan po. At iaasa natin sa Panginoon ang mga bunga nito. Kung loobin ng Panginoon na iligtas ang taong yan, praise the Lord. Kung loobin ng Panginoon na sa isang dekada pa bago maligtas yan, no, it's beyond our control. And we just praise the Lord, no, kung yan ang layunin niya sa taong yan. Alright? Sige. So, umuulan pa rin. No? It's already 3 o'clock. At nawa ay you're in safe place right now. Perhaps some of you are home. Some of our brethren are in the road. No, I pray. We'll pray for them, for the traveling mercies of the Lord. Okay? Let's pray. We thank you, Lord, for your mercy and grace. Thank you, Lord, for this short discussion regarding evangelism. Kung ano ang definition nito, basically, at ang mga what evangelism is na. In terms of personal testimony, in terms of social action, in terms of apologetics, in terms of the results, no? They're not even part of evangelism. But Lord, we thank you because we realize that the results, we leave it up to you. These results, whether you will be gracious and merciful to the soul, and they will be saved as we preach the gospel. We're asking that you will help us, Lord, to be faithful on our gospel mandate of preaching the word, preaching for the lost souls, for the sinners, so that they may trust in the Lord Jesus Christ and repent of their sins. Help us, Lord, to be faithful, to be precise on our presentation, so that this will be clearly communicated to them, be communicated to them, and that you make use of these biblical truths so that they may respond in faith and repentance. Dalangin ko, Panginoon, ang mga kapatiran, naalala din namin ang mga nasa daan ngayon, dalangin ko ang pag-iingat at patuloy na paggabay sa bawat isa. At salamat din po sa pagkakataong ito na kami makapaglingkod sa inyo, even through online. I pray, Lord, for your blessings for your people. Prepare us, Lord, as we have our afternoon service. Bless Pastor Lem as he preached the word this afternoon. This is our prayer in Christ's name. Amen. Okay, so maraming salamat at kita-kita tayo next Sunday. We will continue on this. This is a new topic, a fresh topic. Perhaps we may receive my point of view may not be deep, may be different from yours. No? So I challenge you to na pag-aralan din to, consider this. No? These truths that we are learning. Okay? So salamat sa Panginoon. Don't forget to read on Acts chapter 8, verse 1 to 4, and Matthew 28, 18 to 20. So yan po ang ating point of discussion next Sunday, Lord willing. So God bless us all.